Short video presentation tayo nitong isi-send natin sa client na piso Wi-Fi vending machine, autogen na wireless. So, using Node MCU siya, and then ito yung ating board. Syempre, hindi ito yung pinaprint natin na custom board, hindi pa kasi dumarating. So, this is just for prototyping, pero naka-sealed na siya and naka-adhesives na siya. So, basically, kakabit mo lang talaga siya sa coin slot and then power up. So, testing natin, power up natin. So, yan first ang gagawin niya is ko-connect siya sa Wi-Fi SSID ng ating MikroTik. So, again, this is using MikroTik. Advantage ng MikroTik is that this is standalone. Hindi mo kailangan na maging dependent sa server. So, as long as yung MikroTik mo nandyan pa, hindi mo pa nasisira or hindi mo siya nababasag, continue lang yung operation ng piso Wi-Fi mo. Yun yung advantage, pinaka-advantage ng MikroTik. Kung kailangan mo ng mas maraming users, you can use the MikroTik Hex yung sa baba para mataas yung kanyang RAM, so you can cater many users, mga around 100 to 150 siguro users na sabay-sabay gumamit. If you are having more, okay, mas marami pa dun, mayroon pang mas advanced na MikroTik. So this one is using MikroTik Hoplite, around 20 to 30 users maximum lang. And depende yun sa configuration, no? Kung maganda yung configuration mo. So yun, after nyo kumonek, first is yan. Press button to start insert money. Kasi kapag hindi ka mag-press button, naka-off yung ating coin slot. Syempre, kung naka-off yung coin slot, kahit ano pang ilagay mo na coin dyan, hindi siya papasok. Okay? So bakit kailangan press first bago insert money? This is to make sure na hindi masayang yung pera ng ating customer. So pag-press niya, i-check muna ng machine natin kung connected siya sa MikroTik. So pag-check mo, checking network siya muna. So kung activated na, kung connected siya, ibig sabihin hindi naka-off yung MikroTik or, 'di ba? Kasi pag hindi 'yon naka-connect, ibig sabihin naka-off yung MikroTik. So pwede ka nang maglagay ng coins. Lagay ko ng 10 pesos. So sa setting ko, 10 pesos is 3 hours. Mamaya ipapakita ko kung paano magsi-setting ng rate and time. So for now, 3 hours muna yung 10 pesos kasi sinetting ko 'to same dito sa bahay na piso Wi-Fi. And then just press the button again to para mag-output siya ng voucher. So yan, 10 BGC LP. So lalabasin siya. Kung nakita mo sa MikroTik, automatic mag-generate siya ng 10 BGC LP rate 3 tapos 3 hours. Diba? Tapos magbibilang siya sa iyo kasi bibigyan kanya ng time para kung ano man yung gagawin mo dyan sa code, kopyahin mo yan. Kaya diretso mo na ilagay sa cellphone. Lagyan natin sa cellphone, ha. Okay. So yun. Pangalan na pasok tayo. Ang pangalan ng piso Wi-Fi ko is Jerry Laluma Piso Wi-Fi. Anyways, you can edit this. Mamaya ipapakita ko kung anong gagawin nyo kapag nagpalit kayo ng isa sa ID. So, connect tayo dyan. So, yan. Welcome to Jerry Laluma Piso Wi-Fi. Well, proceed to login. So, dito mo lang ilalagay yung voucher. So, yung voucher mo is 10 BGCLP. So, 10 tapos BGCLP. Tama na ba? Okay, login. So pagka-login mo, 'yan magiging success, mag-success ka. Ito 'yung nangyari sa iPhone, hindi siya mag-exit. Pero pag mga ibang Android, automatic mag-exit 'to siya. Pag iPhone hindi, magda-done ka lang. Pero makita mo connected ka na sa Wi-Fi. Okay. Ewan ko pag iPhone lumalabas, hindi connected, unsecured network, pero connected siya sa piso Wi-Fi vending machine. So kung gusto mong i-check 'yung remaining time, you just go to Chrome and just go to 10.0.0.1. Oops. Yan, you will have your remaining time is 2 hours, 59 minutes, and 30 seconds. So yan, pwede ka nang mag-YouTube, Google, or kung ano man. Okay. YouTube tayo para kitang-kita yung Wi-Fi. So pag nag-zero yun, automatic mag-exit siya. Tapos magsabi siya, let's start button to press button to start insert money. So again, ang maganda sa MikroTik is, pwede kang maglagay ng anti-lag or gaming priority config. Okay. Tapos, standalone siya. Yung server mo ng hotspot andyan sa bahay nyo, yung router. Yun. Nga lang, kailangan mo mag-input ng code. So, second ano tayo is, okay, lagay tayo isa pa tayo, no? Tayo, tapos, check siya activated. Lagay tayo 5 pesos this time. Kanina 10 pesos yung nilagay natin. So, paano pag 5 pesos? Let's put 5 pesos. Press. And then, bibigyan kanya ng voucher code. Oops.
Okay, so let's wait. Ayun, 5YVZOM. So makita mo 5YVZOM, that is 1R. So kung ano yung amount na nilagay mo sa start, yun yung amount na yun yung number ng first character niya. Subukan na ulit. Okay. Yan, start tayo ulit. Yan, lagay natin 10, 15, lagay natin ngayon 15. Okay, 15. Okay. So 3 hours lang 10 pesos. Ang 5 pesos is, ang piso kasi 6 minutes, so 30 minutes lang yung 5 pesos. So press na din. Sinirate siya. 15 LUFCB. So makita mo siya, 3:30. Okay, isa pa. Tuloy-tuloy natin para makita natin maraming testing. Oops. 5. XHWKY. Taya din piso. Or ayun, may piso ko dito. Tayo. Activated na, di ba? So pwede ka na maglagay 1 peso, taya din 2 piso. Kung anong mangyari, 6 minutes ang piso, syempre 2 piso 12 minutes. Generate siya 2KSBHS. Ano siya dyan? Okay. Yan, so ano mangyari, next is what if magpapalit ka ng SSID? So i-off ko muna siya. Okay, syempre gusto kong palitan yung SSID pagdating dyan, so lagay yung SSID ko. So since wireless ito, syempre gawin ko lang tanggalin ko lang Jerry Piso Wi-Fi sample ganyan. Apply, then okay. So magpapalit na yan siya, Jerry Piso Wi-Fi rin pangalan, diba? So mangyari, pagka turn on ko ng machine, okay, hindi niya na alam saan siya kukonek, di ba? Kasi wireless ito siya eh. Kung wired sana, walang problema kasi nakakonek siya directly doon. Alam niya kung saan siya kukonek. So ngayon, kung palit ka ng SSID, kailangan mong tandaan na syempre maghahang yan siya, magdidikit. Hindi naman sa maghahang, no? Pero didikit siya dyan. So anong kailangan mong gawin? Ito lang, simple lang. Kapag hindi niya nahanap yung dati niyang kinonekan, maglalabas siya ng Wi-Fi. Yung machine natin, maglalabas siya. Ang pangalan nun is Piso Wi-Fi Config. So, i-click mo yan siya. Yan. So, po-forward kanya dito. Ito yung iPhone, nagpo-forward mag-isa. Kapag Android, hindi. Kailangan mo pang pumunta sa Chrome and then dial 192.168.4.1. Pero pag iPhone yung gamit mo, automatic siya dito. Okay. So, configure Wi-Fi tayo. So, di ba, papalitan ko man sana ko kukonek. Tinanggal ko yung laluma. So, Jerry na lang. So, press ko lang yung Jerry Piso Wi-Fi. And then, wala nang password kasi oh, Piso Wi-Fi naman ito eh. Save lang natin. Yan, credential save. So, makikita mo, magpapalit na yan siya. Since, So, yun, kukonek na siya sa'yo. Parang sinabi mo sa machine na dito ka kumonek. Dito ka sa, i-config mo siya na dito ka dapat kumonek kasi pinalitan ko yung SSID. So, after that, yun. Pareho lang sa kanina. Ganun pa rin. Press mo. Okay. Activate siya. Lagay ka ng coin. Okay, 10 pesos. Okay. Press ng button. I-generate siya sa'yo ng voucher. 10 RTMUK. So, check natin dito. Sa hotspot users. Yan. 10 RTMUK. 3 hours. Okay. Then, so yun naman sa sinabi ko kanina, paano kung magpapalit ka ng rate, gusto ko 1 peso is 10 minutes, tapos 5 peso 1 hour, tapos 10 peso 5 hours, example nun. So ito, meron tayong tatlong button dito. Yan. Pag pre-nest mo siya, papasok ka sa settings mode. So rate 1 is piso. Okay, so pwede mong dagdagan, pwede mong bawasan. So let's say rate 1 ko piso, gusto ko gawin piso ko is 10 minutes. So from 6, magdagdaga ko, gawin ko siyang 10. Yan. So, let's say rate 2 ko is 5 pesos. So, yan. 5, tama na. So, gusto ko ang 5 pesos ko is 1 hour. So, 60 minutes. Okay na. Okay. So, rate 3 ko, gusto ko 10 pesos, 5 hours. So, ano ba yung 5 hours? 5 times 60, 300. No? So, gawin ko itong 300. Ito kapag mag-edit ka, no? Kung gusto mong mag-change. So, rate 4 gusto ko is 50 pesos kaagad. 50. Sample lang, 50. Tapos, gusto ko ng 50 pesos is... one day. So, one day is minutes lang ito, no? So, kailangan naka-minutes din tayo.
So 1440 yung one day. Kung gusto niyo i-multiply and then convert na sa Google, kung gusto niyo multiply 60 minutes times 60 times 24. So 1440. 24 hours man, di ba? 60 minutes man ang 1 hour. So rate 5 gusto mo is let's say lagay ko 100. Tapos gusto ko siya ang 100 ko is example lang na 5 days. So or 3 or 5 days is ang 1 day is 1440 times 5 7200. So add ko to dito sa rate 5, mas mabilis na no, kasi 30 minutes na yung increase niya. So ilong press mo lang yung add. Ito add, ito minus, ito enter. So add tayo. Long press mo lang yung add. So hanggang sumabot siya ng 7200. So ayun lang. Once mo lang naman to gagawin. Once sinave mo na to, unless palitan mo ulit, hindi na siya magbabago. So antayin natin. So ganun lang kadali mag-edit ng rate time. Kaya hindi mo na kailangan mag-setup. Dito ka lang mag-setup. Then one time setup lang naman siya. So yun. So antay natin dapat 7200, di ba? Ayun, sumubra pa. Yan, tapos enter natin. And settings done na tayo. So ngayon pag naglagay ako ng pay natin ha. Naglagay ako ng piso. Kahit i-off ko to, ganito na 'yung mangyayari, hindi ko naman siya. 10 minutes ang lalabas. 10 minutes ang lalabas sa piso. So, yun, na-set up ko na siya, kumbaga. So, kung maglalagay ako ng 6, let's say maglalagay ako ng additional 5, di ba ang 5 ko is 1 hour? So, kung maging 6 yan siya, magiging 1 hour and 10 minutes siya. Yan. So, press natin. So, mag-generate siya ng voucher sa akin. So, 6LZELI. So, 6LZELI, maging 1 hour and 10 minutes na yung papasok sa voucher. Okay. Sitting, ganyan. So yun, I guess that's all. Ganun lang siya kadaling gamitin. Gusto mong i-check yung ilan yung pumasok na pera, i-press mo lang tong sales button. Yan, 16 pesos. Ups. Ah, no, pag i-reset mo pala siya, 'di ba ni-reset ko siya kanina, nag-change ako ng ano, ng rate and time. Yun na turn back to zero yung ating sales. So anyways, kung sakaling ganun, siyempre, kung mag-set, mag-change ka, magbabalik siya sa zero. Kung gusto mong i-reset yung sales, pwede mo rin gawin yon by pressing this, long press mo to siya, tapos i-start mo yung machine. Pag-press mo sa kanya, press mo to siya matagal, tapos i-off mo yung machine, tapos i-on mo siya ulit bago mo to i-release. Lalabas siya dito, sales reset, babalik back to zero yung sales mo. So, ganun, very easy to use. Yun lang, standalone machine, tapos wireless autogen siya. So last one, bago malobat yung cellphone ko. Press natin. Pag hindi ka mag-press button, hindi siya papasok na. Pasok yung pera natin. Kasi kailangan mo munang i-check kung connected. Check natin. Yan. Connected siya. Saka natin ilagay. 5 pesos. Press ulit. Generate siya sa'yo na ang voucher. So 5YCMEM. So 1 hour. Bilang ang kanya. Katulad ng kanina. So yun, thank you for watching.